DJ Lala Banderas, mga kabisyo, at ngayong araw na to may another session tayo before tayo umere sa programang biyahe. Bagong ligo to. Naligo ako kasi may mga kasama ako, nahiya ako. Well, anyway, oh, di on ligo pa. Well, anyways, mga kabisyo natin na nandito, please do not forget to share this Facebook live stream to get to know your latest, newest, and sabihin na natin para in kayo sa usapan ng OPM. At syempre, yet another OPM artist and OPM pride ang mga kasama natin ngayong afternoon na to. Kaya kung excited na kayo, mas excited ako, pero mas ma-excite ako kung isa-share nyo to. Ang di po mag-share, mawawala ng jowa 6 p.m. Well, meron pa kayo 1 hour. Well, anyway, sa mga nandito po ang ating guest ngayong araw na to. Actually, before ako nag-live, talagang nag-research ako heavily sa kanila at natutuwa kasi ako sa inspiration nila when it comes to music kasi I think we share the same era. Yan, so eto na po, ayan, an alternative rock band and they are one of the pioneer bands under DNA Music. Please welcome joining us this lovely afternoon. Kasama po natin si JC Padilla, si Katsumi Kabe, and JC Lorenzo. Eto po ang Jose Carlito. Hi, guys! Hello, hello. What's up, DJ? Ayan. Alam mo, napaka-pogi nyo po talaga sa camera nating to. Hindi ko alam kung sa cellphone ko to, pero ang po-pogi nyo po pala sa personal, no? Na-filter. 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 Ako yung filter na bunny. Ganun, dapat may ganun. Yung may mga pilik mata. Pero kamusta po kayo? Isa-isahin ko na yung mga kasama natin ngayon. Unahin ko munang kamustahin si Katsumi Kabe. Hi, Katsumi! Hello po, DJ Lala, and sa ating mga kabisyo. Ayan, kung gusto niyo po ng mas maganda chinito. Ka pa sa hapon. Ay, mas gusto ko yung ikaw. Sa mga nag-aarap ng chinito, si Sir Katsumi andyan. O, eto pa si Sir JC Lorenzo. Ito, feeling ko this is the funniest of the three. Si Sir JC. Di ba? Mali ba ako? Shy type po. Ay, shy type ba? In fairness, ay nadadala mo siya ng maayos. At syempre, the one and only JC Padilla. Hello po! Hello, what's up? What's up, mga kabisyo? What's up, DJ? Ayan, gusto ko si Sir JC pag simula pa lang pag-on ng camera. Sobrang happy niya na, guys. So I think this is gonna be a fun interview. Pero ang natutuwa kasi talaga ako, their relationship they have with each other. And like every other band, of course, we would wanna know kung paano kayo nagsimula. Paano ba na simula ang Jose Carlito? Have you been friends, guys, for quite some time now? Childhood friends ba kayo? Nagsama lang ba kayo sa isang event? Tell me, paano ba nabuo ang Jose Carlito? Kami po ni Katsumi, magkababata na kami nun sa California Gardens. Tapos si Jay-Z, kapitbahay kami nun. Si Jay-Z, saan ka ba galing, Jay-Z? California Gardens. Si Jay-Z na meet namin sa... ayun, kaso si Kats yung naging yung friend niya. Parang... si Jay-Z nung 2019, nung nag-start na kami uli mag-band, doon namin siya na-meet. Si Katsumi yan, kababata ako. Pero paano nyo na, kumbaga, paano kayo nag-come up with the idea na, hey, since we all like music, why not we build a band for our own? Kasi sabi mo nga kababata, so ano ba yan, even before talaga inclined na kayo sa music, nag-jam na kayo sa bahay? Tama. Grabe, ang sakit ng opo, parang nasaktan ako. para feeling ko 40 na ako. Yes, Lodi. Hindi. Dati ko kasi, may banda na kami ni Katsumi. Parking 5. Mga bata pa kami. Tapos, nawala rin kami. For meantime, nag-aaral muna, studies. Tapos after, yun na, nag-start na kami ulit pag-graduate. Nag-record ako. Tapos, solo pa lang nung time na yun. Magkakaroon ng first live performance. Tapos, naisip ko na i-gather uli yung dati nga naming group. So, ayun. Andyan naman sila ngayon. So, doon nag-umpisa talaga uli. Yung pag itong Jose Carlito.
Grabe, no? Grabe yung history ni. Hindi, tama lang, tama lang. Pero ang nakakatuwa kasi dito, as we have researched, kasi magaling yung researchers natin eh, shout out to Troy Calonar sa research. Ang inspiration nyo daw talaga behind your song is 90s alternative rock, sabi ko nga sa inyo, ka-era ko kayo, 70s blues rock. So, ano ba or sino ba yung mga personalities back then na influenced or influenced ng music nyo of today? Sino ba yung talagang artist na nilook up to nyo? Ang daming. Kumbaga, hindi namin ma-identify kung sino yung pinaka talagang artist kasi parang yung influence namin nag-mix-mix na rin dun sa ginagawa namin ngayon. That's pero to name a few, yan, mga ako, Oasis, Pearl Jam, Nirvana, more on grunge, si Katsumi. Ikaw, Kats. Si Kats, iba-iba din eh. Oo, kasi malawak so, din yung ano eh, yung range ng pinapakinggan ko, halos lahat naman. Pero nung nag-start yung banda namin dati ni JC, mga 2009, yung time na yan, mahilig ako sa mga pop, kung ano-ano, inaaral ko sa gitara, hanggang sa nakilala ko sila Beatles. Ikaw, Beatles ka nun, bari, diba? Parang Beatles. JC, pag kumangat na, parang si John Lennon, eh. Slang. John Lemon. John Lemon lang. Pag-English. John Lemon. So, parang doon kami nag-meet halfway sa na-appreciate ko yung genre na yun. Yung mga classics, yun nga, mga 70s and 60s, actually. Mga Beatles. Tapos, mahilig din kami mag-Guns N' Roses nun, mga ganun. Ikaw naman, Sir Jay-Z, ano bang mga, ano mo, ang inspiration mo, mga Red Hot Chili Peppers ba tayo? Mga ganun, ayan, akin din yan. Ayan din. Thank you, Boos. Madami, yeah. Madami din. Actually, di lang naman 90s. Actually, yeah. Lahat. Totoo, kasi sabi nga nila, di ba yung 90s ay high time talaga for bands and alternative rock. Ang 90s kaya. Golden era. Totoo. Sabi solid ng music nila ng era na. So, kasi feeling ko with you guys... Music lang talaga. Totoo. With you guys, babubuhayin ba natin ang alternative rock ng irang to? Sa amin. Bubuhayin natin OPM. Yan. Actually, ang OPM, boy na boy. Hindi naman siya. Actually, maganda nga ngayon kasi sobrang sarap makinig ngayon ng mga OPM dahil ang dami yung malulupit talaga. Ang dami magagaling. Totoo. Na artist sa pop, sa R&B, sa hip-hop, maparap, talagang saya ngayon, ang ganda, parang na bumabalik din talaga yung OPM, dami nating choices. Totoo yan. Naiyak ako. naluha sa kaliwa. Pero totoo yan kasi I think talaga maganda yung sinabi ni JC, totoo yan, TikTok well paved way for OPM artists to really shine in this era. And sa totoo lang, mas marami sa atin ngayon nag-embrace ng OPM because TikTok made it possible for us to listen to it and stream through Spotify every single time we want. So, eto na nga yung isang malupit na question. Tandaan ang mga question po na ito ay garnered mula sa social media by our researchers. So, ito ay question inclined kay JC. This question has been asked of you few many times already, I know, but for the sake of our kabisyo, I'll ask it again. O diba, mismo ako na nauutal dito. Ayan, alam naman natin na chappy tayo. Alam naman natin na galing ka sa ano, sikat na family ng showbiz industry, and your mom is Miss Carla, and of course your brother is Daniel Padilla. Was there ever a time in your life, lalong-lalo na nagsisimula ka sa music industry, going after your passion, that you were pressured because of the name you are carrying? Ako honestly, hindi ko siya iniisip talaga eh. Paano ba? Wala naman kasi actually wala. Hindi naman ako pressured kasi parang iba yung kumbaga iba yung world nila eh. Dun sa world ko sa music parang hindi pressure naramdaman ko. Support ang naramdaman ko sa kanila. So yun yung ano. Wala naman pressure kasi supportive naman sa family. So walang problema.
Totoo yan. Alam nyo, if I'm not mistaken, if tama yung research ko, your other single, Big White Wall, yung video nun ay co-directed by your own brother. Ganun siya kasumupang kasayo ng kasi Logan Paul. Ang story nun, hindi, ang story rin kasi nun, yung Big White Wall, yung kasi dati may banda kami nila kuya, yung Parking Five. Yung pa yung time na yun na, na sinulat ko yung song. So, nung neto na nagkaroon kami ng opportunity na talaga na ma-record yung song na yun, which is dapat dati pa bata kami. Bata pa naman kami, ha? Pero, ayun. So, parang nagkatuwaan din na gawin natin to. So, si Kuya, sakto rin, meron siyang pinayong production, Johnny Moonlight. Shout out to Johnny Moonlight. So, yun yung parang project natin to. Ito yung parang ginawa niyang unang project, yung music video ng Big White Wall. So, yun yung ano na, story nun. Nakakatuwa kasi you were 13 years old back then when you started writing that music. And up until now, you are making, creating your own music from writing it and performing it. Nakaka-proud. And having your friends play with you is, sabihin ko na na, isa sa pinakamagandang way of embracing the passion na meron kayo. So, eto na nga, dahil I'm talking about your friendship too much, eto na ang ating game. Mini game lang to, guys. Pwede kayong, dito pwede magturo, ituro niyo isa't isa kung sino ang sino. Kasi eto yung tinatawag natin na who's who. This is Love Radio's way of getting to know you guys a bit more, lalong-lalo na sa mga fans yung nanonood. So, sisimulan ko na, ang gagawin nyo lang ay ituro or sabihin out loud yung pangalan na best na kinakarakterize nitong karakteristik na to. Okay? Number one. Alright. Pinakamasikreto. Paano ba ituro? Hindi, sabihin na lang yung pangalan. Sino masikreto? Si Jay-Z daw, masikreto para kayo. Nabubunyag din. Pero may naglaglag na sa inyo. May isang nilaglag ni Katsumi, si Jay-Z. Jay-Z, ikaw daw yung pinakamasikreto. Secret lang. Secret lang. Alam mo si Jay-Z, hindi siya ganyan nung hindi pa kami live. Mayroon ako stage fright. May stage fright? Hindi naman. Katsumi, dapat Jay-Z mas nagsasalita kasi ang cute-cute ng boses mo. Eto, pinakamahaba ang pasensya. Ako. Jay-Z. Parang hindi ah. Mahaba pasensya ako sa inyo eh. Okay, so si Jay-Z na daw, laging nalilate sa call time. Lahat kami. Lahat. Sino pinakamahaba ang dumadating? Lahat kami. Pinakalate si Kats. Si Kats yung malate. Okay, tag-iisang point na kayo. Tumata yung kuya ng grupo. Si JC. Para saan? Si JC. Si JC. Si Katsumi para kay JC. Si JC naman, si JC. O ikaw Katsumi, sino tumata yung kuya para sa'yo? Nagturoan sila. JC na lang para umiikot. Para umiikot. Full circle. Sinong pinakamainitin ang ulo? Si Jason. Di ah. Mayroon yung ulo. Sinong pinakamagulo ang kwarto? Hindi ka pa nagkita yun. Wala, mali. Marunong kami magtiklok. Wala akong kwarto eh. Yun lang. Sino ang hindi nawawala ng jowa? Ay. Yung matulis, yung matulis. Dead joke lang. Ay, wow. Wala, nakamelo. Di nagkakaroon. Di nagkakaroon ng jowa. I-rephrase ko pala dapat yung question. So, ito. Pinaka-torpe. Ako lang siya. Pinaka-torpe sa inyong tatlo. Aba, wala. Ako lahat na. Ikaw lang. Parang torpe. Parang lahat. Ayan. O sige, last na. Sino sa inyo ang pinaka mahilig humugot in life? Ayan, yung mga magaling mag-advise, yung madrama, sino sa inyong tatlo ang pinaka? Magaling mag-advise. Yun na lang. Sikat para sa sikat. Sikat.
si Katz. Uy, grabe, malalim palang tao to si Katz. Oh, eto na nga, thank you for that. Mas nakilala namin kayo ng mabuti kahit di masyado nagsasalita si Jay-Z. Grabe. Alam mo si Jay-Z, gusto ko makilala sa personal to si Jay-Z para madaldal ko to ng malala. send ko location ko. Send sa akin na. Siyempre, ito na nga. Kasi we are all excited kasi I've watched the video myself. It's a very, very heartfelt take dun sa video na yun eh. Kumbaga, it showed the story and I like how it was described. So ito na, pag-usapan na natin yung single nyo na At Kahit. At balita namin, itong single na to ay dubbed as anti-love song or anti-love song. So bakit? Ano bang hugot ng kantang to? Bakit siya dinadub as anti-love song? Hindi ko nga rin alam eh. Bakit siya anti-love song? It's a love song. Love song siya, pero unconventional na love song. Gets parang hindi siya tulad ng love song na all lambing. Itong malambing, pero may ano pa rin ng rock. At saka ang gusto ko kasi doon sa lyrics, feeling ko lang kung bakit siya anti-love song. It's because kapag sinabi mong love song, it's all about pakilig, about the romance. But this one is a realist type of conveying a love song. Pinapakita niya kung ano talaga yung totoong nature ng relationship. Itong kanta niyong At Kahit. At kung bibigyan niyo ako ng isang line from that song, kasi sabi ko sa inyo, realist yung song niyo. That's why I like listening to it. Ay, kung meron kayo isang line from that song na pinaka-favorite niyo siguro, ano yon? Unahin ko na si Jay-Z. Jay-Z, ano pinaka-favorite mong line sa kantang At Kahit? Ano? At kahit nagkamali, hindi nagbago ang inyong tingin. Gusto ko yun. Iyong tingin. Sorry. Sorry, akin. Si Katsumi naman, anong favorite mong line dun sa ano? Sa At Kahit? The same. Pareho lang actually. Kasi tuwing magsusolo ako sa live, tas nagkamali ako, tas kakanta si Jay-Z, no? At kahit nagkamali, nakakatawa lang siya para sa akin. Sumasakto. Gusto ko yun. Sakto, no? Meron siyang may application pala sa experience niya in life. So, si Jay-Z, anong favorite mong line sa kantang At Kahit? Ano ba? At kahit punahin at magalit, sa'yo pa rin hanggang huli. Ay! Gusto ko yun! O diba, ang sarap kasi, guys, kapag napakinggan nyo kasi, huwag kayong magalala dahil papaunlahan tayo ng Jose Carlito ngayong afternoon na to na marinig ang At Kahit. When you listen to the lyrics, you will understand na love is not all about sunshiny rainbows and butterflies. Merong reality about love that you have to understand. Sabi nga ng Jose Carlito to one of their interviews, I've read it sa paper, na ang love daw is a choice. You have to choose to be in love with that person over and over again. So, guys, lalambing na kami ng malupit sa inyo ng konting pa-sample ng inyong song. Kasi meron kayong ipiniprayer para sa ating mga kabisyo na sample ninyo ng kanta. So, without further ado, mga kabisyo, I think it's time para kayo mismo ay ma-in-love sa kanta ng Jose Carlito na At Kahit.
have it, everybody. Yan po ang At Kahit ng Jose Carlito. Grabe guys, ibang klase yung mga performance. I cannot wait to actually watch you play live. Kasi I've watched you play the couple of songs ng live sa YouTube. Minsan kasi doon lang ako nagre-research. Kasi yeah, yung mga shows ninyo talaga hindi naman agad-agad mapuntahan, pero I suggest guys you watch them live kasi they are so much fun to watch. Kung dun pa lang yan sa video, I cannot imagine how they do in live. So please guys, promote them kung meron kayong mga upcoming shows, online man yan or on-site, please do the honors of inviting our viewers. Ayun, sa April 27 meron kami gig sa Conspiracy Bar. Katz, tama, no? Tama. As a friend, tama. As a friend. Katz, 7 tama, PM. Tama. 7 p.m. 7 p.m. Okay, tama yan. Okay. Pass na daw. Yung pass na po. So guys, kung gusto ninyong mapanood ng live ng Jose Carlito, pwede nyo kami i-follow sa Jose Carlito PH sa Instagram, Facebook. Doon kami nag-update ng mga live gigs namin. At meron kaming gig ngayong April 27 sa Conspiracy Bar, Visayas Avenue, Quezon City. 7 p.m. po, nandoon na kami. Tapos mga siguro 9 p.m. kami tutugtog. Mga ganun. So ngayon, yun pa lang ang schedule natin ng live, Jace, no? Tapos baka sa 30, basta stay tuned lang ako kasi nagpo-post kami sa ano namin, bigla-bigla din kasi yung mga schedule. So, follow nyo lang yung Jose Carlito PH, both Facebook, IG. Meron din sa TikTok. Tapos, ayun, stream nyo lang yung At Kahit sa Spotify, yun. Enjoy, saka marami pa kaming hayahandog ang Jose Carlito para sa mga listeners namin dyan. Stay tuned. Mga kabisyo, magbisyo tayo. Gusto ko yan. Magbisyo kayo ng panonood. Magbisyo natin makinig ng Love Radio. Ayan. Yeah. Saka panonood yung mga videos ninyo. In fairness sa mga video ninyo, well-conceptualized at napaka-artistic ng atake. Napanood ko yung mga previous videos ninyo. Ang cool-cool tignan. Congratulations. Thank you very much po. Thank you. Pero pala, magbitin ko na din, add ko na din na nilabas na namin ang lyric video at music video nitong At Kahit. Nasa YouTube ko, search nyo lang Jose Carlito At Kahit. Makikita nyo na yan. At maraming salamat po, yun lang. Akala ko mahaba pa kasi. Nasabi na lang. Totoo yun, live na po sa YouTube. Actually, dun ko pinanood ng una yung music nila sa official music video ng At Kahit. Guys, congratulations again. Thank you po, again. DJ Lala. Thank you. Katsumi, Jay-Z, maraming salamat. And of course, Jay-Z, thank you for gracing us with your presence. Yan. Yes, ingat kayo guys. Ingat din. Salamat sa inyo guys. And there you have it. Yan ang Jose Carlito. Ayan, i-follow nyo sila sa kanilang mga socials katulad ng nabanggit ni Katsumi kanina. And of course, invite ko na lang din mga kabisyo kung kayo ay aspirants ng mga directors and you have a short film with you and you want to make a name out of it. Then, you can go and submit it sa ating MSFF. Ayan, pwede kayong mag-submit ng inyong entry sa ating MBC Short Film Festival ng May 20, 2022. That is our last day of submission. For more details, please do visit www.mbcfilmfest.com. And there you have it. Meron silang Instagram and Facebook. Follow them as well, MBC Film Fest. Again, maraming salamat, Kabisyo. And of course, Jose Carlito is just a reminder of how great our musicians are, how great OPM is. Kaya naman, never stop supporting OPM. At syempre, ang ating mga Kabisyo naman na gusto magpunta ng Star City, mabanggit ko na lang din, no? Malay nyo makasama natin din yung Jose Carlito. Malay nyo lang, di ba? Thursday to Sunday, 12 noon to 8 p.m. Ang ating tickets are available at Star City Entrance or you may also visit the official website www.starcity.com.ph. For now, I gotta go. Sa ating session has ended. Maraming salamat, Kabisyo, Jose Carlito. Ayan, support their music. Again, this has been DJ Lala Banderas para sa ating session with 90.7 Love Radio. Feel good. Good night and good afternoon, everybody. Bye! Bye! Thank you very much.